Sa gitna naman po ng hidwaang naganap sa pagitan ng mga lider ng bansa, nagsalita na po ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo kaugnay sa pagkakadawit ng pangalan ng INC. Narito po ang report. Sinagot ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng tagapagsalita nito na si kapatid na Edwil Zabala ang mga isyung ibinabato sa INC. Kabilang narito ang naging pagbisita noong 10 ng Oktubre ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Nilinaw ni Ka Edwil na sariling pagpapasya ng dating Pangulo ang naging pagbisita sa tanggapang pangkalahatan kasama si Senador Christopher Bongko. Nagtungo sila sa central office ng Iglesia ni Cristo para personal na bumati sa nalalapit na kaarawan ng kapatid na Eduardo Manalo. Ang totoo, idadagdag ko na, ay halos taon-taon naman nagtutungo si former President Duterte para bumati. Gayunman, ipinaubaya na ng INC kay dating Pangulong Duterte ang pagtugon sa pagdadawit dito ni dating Police Colonel Royina Garma nang sabihin na nagpahanap siya ng isang police official na miyembro ng INC para mangasiwa sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Kung hindi ako nagkakamali, parang kahapon lamang yata, nag-release ng statement ang dating Pangulong Duterte. Pinaliwanag na niya yung ukol sa bagay na yan. Palagay ko siya higit sa lahat ang makapagpapaliwanag ng mas malalim kung bakit ganun ang choice niya. Sa isang panayam, ipinaliwanag ni dating Pangulong Duterte ang dahilan bakit sa isang miyembro ng Iglesia ni Cristo niya nais ipagawa ang trabaho. Paliwanag ng dating Pangulo, may tiwala siya sa isang INC dahil maaasahan sa pananalapi at hindi ibubulsa ang gugugulin sa mga proyekto ng gobyerno. Sa isyu naman ng pagkasira ng samahan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte, naniniwala ang Iglesia ni Cristo na mas makabubuti para sa sambayanan ang pananatiling nagkakaisa ng mga leader ng bansa. Matatandaan na noong 2022 national elections, sinuportahan ng Iglesia ni Cristo ang unity ni na Pangulong Marcos at VP Sara. Alam naman natin na talagang gumabangon ang hindi pagkakaunawaan. Pero dahil tinanong nyo kami at kami ay isang reliyon, ay ibabalik ko lang doon sa aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Alang-alang doon sa aral ng Panginoong Heso Kristo, ang hangad namin magkasundo, magkaunawaan, sapagkat ang makikinabang naman ay ang bansang Pilipinas kapag lahat ng leader natin sa ating bayan nagkakaisa. Tiniyak din ng Iglesia ni Cristo ang nagpapatuloy na suporta nito hindi sa kaninomang personalidad kundi sa magagandang programa ng pamahalaan. Ang Iglesia ni Cristo po nananatiling sumusuporta sa lahat ng mabubuting proyekto ng pamahalaan, lalo't sa ikabubuti ng ating mga kababayan. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @net25tv.